Ang Yamashita Treasure ay isa sa pinakadakilang treasure hoard na kilala sa buong mundo. Sa halaga ng pera ngayon, ito ay kumakatawan sa mahigit 100 bilyong dolyar kung ating ikukumpara ang halaga ngayon. Ayon sa kwento, ang hindi kapanipaniwalang kapalaran na ito ay naipon mula sa mga pagkalikom at pagnanakaw ng mga Hapones sa buong Asya noong World War II. Para sa isang baguhang treasure hunter, ang paghahanap ng mga ginto ay naging isang panghabang buhay na kinahuhumalingan noong 20th century. Ang alamat ng ginto ng Yamashita ay isa sa mga pinakadakilang kwento ng pagnanakaw sa panahon ng digmaan sa kasaysayan ng mundo. Pagsapit ng 1942, matagumpay na nasakop ng hukbong imperial ng Hapon ang buong Timog Silangang Asya. Habang sila ay patuloy sa pagsulong, walang awa nilang hinalughog ang bawat mga bansa upang likumin at pagnakawan ito, na isa sa pinakamalaking pananakop na nainiulat at walang kapantay sa kasaysayan ng militar. Ang mastermind na namumuno sa palihim na operasyong ito na pinangalan ng Golden Lily ay sinasabing si Prinsipe Chichibo na kapatid ng emperador. Ang taong ito ay napakatalino, si Prinsipe Chichibo, ay isang perpektong pagpipilian upang pamunuan ang grupo na tinatawag na Golden Lily, dahil hindi lang siya isang militar, siya rin ay isang scholar ng Oxford, at nagdala ng napakamaraming parangal. Dahil sa kanyang pagkamalikhain at malawak na pag-iisip, siya ay inatasan upang pamunuan ang mga plano kung paano ang gagawin sa mga komplikadong proseso ng pagnanakaw at pananakop sa buong Timog Silangang Asya. Ang mga operatiba ng Golden Lily ay ganap na pinagkukuha at pinaglilimas ang lahat ng kayamanan mula sa lahat ng mga bansang nasakop nito. Halos walang iniwan ang mga ito hanggang sa sentimo. Hindi lamang ginto at pera, maging ang mga bangko at institusyong pinansyal. Kabilang din dito ang mga museo, templo, art gallery, rare books at anumang bagay na may halaga. Alam nila ang tungkol sa mga kayamanan na nakatago dito at kung saan ang kinaroroonan ng mga ito. Alam din kung magkano ang halaga ng mga kayamanan. Ang pananakop at pagnanakaw ng mga kayamanan ng Golden Lilies ay napaka-komprehensibo, na natarget pa nila kahit ang kasulok-sulukan ng mundo ng mga gangster. Na kahit ang black market ay hindi pinalampas at pinagkukuha ang lahat ng mga bagay na may halaga nito. Ang pagkakaroon ng laki at hugis ng kayamanan na ito, ang misyon ng Golden Lily ay hindi pa dito nagtatapos. Kailangan nilang maiuwi ito sa bansang Japan sa lalong madaling panahon. Dahil sa iba't ibang hugis at laki ng nakuhang kayamanan, una nilang tinunaw ang ginto upang madaling ilipat ito. Ngunit ang pagtunaw na ito ay nagsisilbi rin sa pag-antala sa mga mas malalim na layunin. Ang mga ginto ay ginawa na may selyo at masasabi mo kung saan ito nanggaling. Ngunit dahil ito ay muling tinunaw, ang pagkakakilanlan nito ay mahirap malaman kung saan talaga ito nanggaling. Kaya pinagplanuhan na lagyan muli ito ng panibagong selyo ng Japan. Sa pagkakataong iyon, ang selyo ng mga gold bar ay natataka ng gawang Japan na talaga sa Japan galing na ang mga ginto. Ang mga ninakaw na ginto ay dinadala sa Pilipinas para doon ito iimbentaryo at muling ipapadala sa Japan sa pamamagitan ng mga barko. Napili ang Pilipinas bilang sentro ng transportasyon ng Golden Lily dahil ito ay halos nasa gitna ng Imperyong Japan. Para sa unang taon ng operasyon, ang network ng transportasyon ng Golden Lily ay tumatakbo tulad ng orasan. Ngunit pagkatapos ay ang pag-ikot ng digmaan, noong Hunyo taong 1942, nagtagpo ang mga puwersa ng Hapon at US malapit sa maliit na isla ng Midway sa Pasipiko. Sa loob lamang ng 4 na araw, nilubog ng mga puwersa ng US ang 5 barkong Hapones. Sinira nila ang 270 sasakyang panghimpapawid at pumatay ng 3,500 na sundalo. Ang mga Hapones ay nawalan ng kontrol sa karagatan. Ngayon ito ay masyadong mapanganib para sa kanila na ipadala ang ginto sa bansang Japan. Kailangan nila ng isang bagong plano. Kaya inatasan nila ang pinakamagaling sa labanan at madiskarteng general na si Tomoyuki Yamashita.
Dahil sa hindi mapapantay ang track record nito, walang sino man sa mga ito ang hihigit sa mga karangalan at reputasyon na nakakamit nito. Si General Tomoyuki Yamashita ang naatasan upang magplano sa mga kayamanan. Ang mga ginto ay naipit sa Pilipinas, siya ay naatasan upang gumawa ng isang himala. Ayon sa kwento, sinabi sa kanya na itago ang ginto pansamantala hanggang sa ito ay ligtas na ilipat. Natukoy niya ang 175 na angkop na pwedeng pagbaunan sa mga ginto sa bansang Pilipinas. Ito ay hahawakan nila at proprotektahan ang ginto hanggang sa muling manalo ang mga Hapones laban sa mga US, at napatunayan na ang bansang Pilipinas nga ang perpektong lugar upang pagtaguan ng mga ginto o kayamanan. Itinago nila ito sa pinakaliblib na lugar, na bahagi ng buong Pilipinas, na karamihan ay sakop ng kabundukang lupain at makakapal na gubat. Na kapag nagawa na ang mga tunnel na ito, magiging imposible na makita ang anumang mga bagay na nabaon doon dahil sa bilis ng paglago ng mga kagubatan. Si Tomoyuki Yamashita ay nag-utos ng mga detalyadong mapa, na gawin ang eksaktong lokasyon ng bawat treasure vault at ang bawat mga mapa ay maingat na naka-encode. Ang mga mapang ito ay gawa sa isang lumang Japanese dialect na tinatawag na kanji. Isang wika na nasa pagitan ng taong 1500 at taong 2000 na gulang. At walang topographical na referensya sa mga ito, ginamit nila ang mga lumang character upang kumakatawan sa ilang mga landmark. Maliban sa mapang ito, ay ang komplikadong code, na ang mga kahulugan ay mayroong higit pang mga pagkasunod-sunod nitong seguridad. Kagaya ng mga bomba, granada, mga decoy na pader na magdadala sa iyo sa isa pang bitag. Ang Golden Lily ay walang pinalampas na pagkakataon at mayroon silang malawak na sistema ng mga booby traps na binubuo ng mga nakakalaso na gas explosives. Ang mga komplikadong paggamit ng water table, na kung hindi mo alam ang iyong gagawin, maaari kang malunod sa loob nito bago mo maabot ang kinaruroonan ng mga kayamanan. Ngunit ang mga mapa na iginuhit ay may palatandaan, at kasama dito ang lahat ng mga bitag, na maaaring magturo sa mga tamang daanan patungo sa kinaroroonan ng mga kayamanan. Kung wala ang mapa, mahihirapan kang mapasok o mahanap ang mga treasure vault at maaaring hindi ka na makakalabas sa loob nito. At upang matiyak ang kahalagahan ng lahat ng mga lokasyon ng treasure vault na pinanatiling lihim nito, ang bilang ng mga taong nakakaalam ay nasa mababang bilang lamang. Ginagamit nila ang mga bilanggo ng digmaan o lokal na paggawa ng alipin upang itayo ang aktwal na mga treasure vault. Walang kaalam-alam ang mga taong nagtatayo nito at naghuhukay, na kung bakit sila naghuhukay nang walang katuturan. At maaari nilang ikamatay sa loob nito, na kung makakalabas man sila ng buhay ay kadalasang pinapatay na lang sila ng baril sa lugar. Ngunit sa lahat ng pagsisikap ni Tomoyuki Yamashita, ang ginto ay hindi pa rin ligtas. Noong Oktubre taong 1944, dumaong ang mga Amerikano sa Pilipinas, at ang sumunod na labanan ay ang pinakamadugong digmaang Pasipiko. Sa pagtatapos ng madugong labanan ng mga Pilipino, si General Tomoyuki Yamashita ay nakipaglaban hanggang sa huling sundalo nito ng kanyang imperyo. Ngunit kahit ang isang master ng taktika na tulad ni Yamashita, ay hindi pa rin mapigilan ang pagsulong ng mga Amerikano. Alam niyang hindi niya kayang hawakan ang Pilipinas, ang tanging magagawa lamang niya ay isulong ang laban hanggat maaari. Kailangan nito ng mahabang oras upang tapusin ang kanyang misyon. Dahil hindi pa rin niya natatapos ang pagbabaon sa mga kayamanan nito. Abril taong 1945, ang mga sundalong Hapones ay natalo sa digmaan sa Pasipiko. Ang general ng Hapones na si Tomoyuki Yamashita ay prioridad ngayon na itago ang mga ninakaw na ginto, habang ang hukbong pandagat ng US ay patuloy na sumusulong sa karagatan. Napilitang umatras ang general pabalik sa mga bundok sa paligid ng hilagang lungsod ng Baguio. Ang kanilang sistematikong pagtatago ng kanilang ninakaw na kayamanan ay nawalan na ng plano. Ang higit na pagkatalo ang dahilan ng kanilang pagkataranta, na kailangan na nilang itago ito sa lalong madaling panahon. Dahil sa malapit na silang mahuli at magduse sa pagkatalo, tanging ang panghuling treasure vault ang hindi pa naisasara habang ang 174 na treasure vaults ay matagumpay na naibaon.
Sa paglipas ng ilang oras, inutusan ng general ang mga punong inhinyero na isara ang huling treasure vault. Alam ng mga inhinyero ang tungkol sa lahat ng nasa mapa, ang kinaroroonan nito at ang pinagbaunan ng mga ginto, at kung papaano ginawa ang mga booby traps. Ang hindi nila alam ay may huling hakbang ang general para protektahan ang ginto. Ayon sa kwento, habang ginagawa ng mga inhinyero ang kanyang mga utos, ang general ay inuumpisahan ang isinasara ang bukana ng treasure vault mismo. Walang kaalam-alam ang mga inhinyero na nasa loob, na inihahanda na pala ang mga bumbang gagamitin para sarahan ang bukana ng treasure vault, upang magiging tagapag-alaga para sa kayamanan na walang hanggan. Pagkalipas ng 3 buwan, matatapos na ang 2 digma ang pandaigdig. Si General Yamashita ay nilitis para sa mga krimen sa digmaan. Ang pinagkakatiwala ang general na si Yamashita ay dinala ang lihim ng mga ginto hanggang sa kanyang huling libingan. Mayroon lamang isa pang tao na di umano ay nakakaalam ng mga ginto, si Prinsipe Chichibu. Ngunit, noong 1953, siya ay pumanaw sa sakit na TB. Alinman sa mga taong nakakaalam sa mga kayamanan na ito noon, ito ay marahil ay pumanaw na ngayon. At ang mga ginto ni Yamashita ay nanatiling isang alamat. Ngunit, sa Pilipinas, pagkatapos ng nakakakilabot na digmaan, binuhay ulit ang alamat ng ginto ng Yamashita. Napakaraming kwento na ang mga sundalong Hapon ay nagbaon ng kayamanan sa buong parte ng Pilipinas. At ito ay halos isang pambansang kinahuhumalingan, na alam ito ng lahat sa buong bansa, at hinahanap ito ng mga treasure hunters magpahanggang sa ngayon. Ang Corregidor Island, isang mabatong isla na may mainam na lokasyon sa bungad ng Manila Bay sa timog ng probinsya ng Bataan. Ito ang naging panghuling balwarte ng pinagsamang puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa pakikipaglaban sa puwersa ng mga sundalong Hapones noong World War II. Tinawag itong Corregidor sa kadahilanang ang ibig sabihin nito sa Espanyol ay Corrector, dahil sa islang ito bilang bungad ng papasok ng Maynila ang naging lugar sa pag-check at pag-correct ng mga papeles para sa mga barkong pumapasok. Matapos ang Spanish-American War, naging military station ito ng Estados Unidos kung saan gumawa sila ng mga komplikadong tunnel system sa buong isla. At gaya ng nabanggit, ang islang ito ang naging saksi kung paano natalo ang puwersa ng Amerika at Pilipinas at tuluyang sumuko sa mga sundalong Hapones noong May 6, 1942. Matapos ang ilang araw ng sunod-sunod na pambobomba ng mga Hapones, at sa gitna ng kaguluhang ito, ay ang kwento ng milyong halaga ng mga kayamanan na sa takot na mapasakamay sa mga Hapones, at iniutos ni General Douglas MacArthur sa kanyang mga tauhan na ilubog ito sa kailaliman ng Manila Bay. At kalaunan, nang malaman ng mga Hapones ang tungkol sa nasabing kayamanan, inutusan nila ang mga US Navy divers na naging bihag nila, na kunin ang mga ito sa ilalim ng dagat. Ngunit sa halip na limasin nila ang mga inilubog na kahon ng kayamanan, kanila itong pinagbubuksan at pinagkakalat ang mga barya sa kaibuturan ng dagat. At sa kanilang pag-angat sa tubig upang magulat sa kanilang natagpuan, sinabi nila sa mga Japanese troops na aabutin pa ng maraming buwan ang trabaho upang kanilang masamsam ang milyong-milyong kayamanan, kaya't araw-araw ang ginawang pagsisid ng mga American divers na naging bihag ng mga Hapones at pakonti-konti lamang ang kanilang isinusukong barya sa mga Hapon. Ang hindi alam ng mga kaaway, ini-smuggle na nila ang ibang mga barya sa loob ng kanilang diving suits at ibinibigay ito sa mga prisoners of war at mga guerrilla fighters. At ang kwentong ito na tila sa pelikula mo lang pwedeng mapanood, ay hindi mo akalaing totoo pala at nadokumento sa tala ng kasaysayan noong World War II. December 8, 1941, matapos lamang ang 10 oras ng pag-atake ng mga Hapones sa Pearl Harbor ay ipinaranas ng mga Japanese bombers ang lupit ng World War II sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghulog ng mga bomba sa Luzon. Walang sinabi ang 170,000 combined troops ng mga Filipino at Amerikano sa pamumuno ni General Douglas MacArthur ang may sabi ng pamusong linya na I shall return, ang commander ng USAF. Sa puwersa ng napakaraming Hapones na unti-unti nang nasasakop ang mga lugar sa paligid ng Maynila ang mga huling araw noong December 1941, ay nagpabago sa katiwasayan na tatamasa ng Maynila noon, bilang kapitolyo ng bansa.
Paskong Pasko ay nakatanggap ang mga opisyal ng balita na nahulog na sa kamay ng mga Hapones ang Hong Kong at natatakot ang lahat sa napipintong magiging senaryo na ang Maynila na ang susunod dito. Kaya naman, nang sumunod na araw, sa utos ni General Douglas MacArthur, ang pagdeklara sa Maynila bilang isang open city na ibig sabihin, isusuko na nila ang lungsod na walang mangyayaring digmaan. Dahil ayaw nilang madamay ang buhay ng maraming sibilyan at masira ang buong lungsod, na noon ay tinaguri ang Paris of Asia, tinitingala ang Maynila noong panahong iyon, bilang sentro ng komersyo ng bansa. At narito nakatayo ang mga naglalakihang mga bangko kung saan nakaimbak ang mga pera at kayamanan tulad ng pilak at ginto ng mga sibilyan at reserba na dolyar ng pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. At para sa mga Amerikano, kung masasakop ng mga Hapones ang Maynila, mapapasakamay ito ang nasabing mga kayamanan. At hindi pwedeng mangyari iyon. Pinagplanuhan ang maingat na pagkolekta ng mga kayamanan na ito sa pangunguna ni General MacArthur at sa tulong ni Admiral Thomas Hart, upang maitago ng maayos. Sinilaban ang Shell Oil Storage Tanks sa Pandakan District, at ang malaking apoy nito na may makapal at may itim na usok ay nagdulot ng maladilaw na kulay sa buong lungsod. Araw at gabi sa loob ng 5 araw, patuloy ang pagsilab ng mga oil tanks na tila katapusan ng mundo ang eksena. Dahil nga gusto ng isuko ng mga Amerikano ang Maynila sa kamay ng mga Hapones ng walang away, sa paglisa ng mga Amerikanong sundalo, binuksan ng mga ito ang kanilang mga Quartermaster Corps Warehouse, kung saan dinagsa ito ng maraming tao sa paglot ng mga imported goods mula USA. Sa Rizal Avenue, ang tinatawag na High Street noon sa Maynila, ay dinagsari ng mga tao sa pagkuha ng mga mag-agarang damit, sapatos at mga bags, ganito rin ang naging sitwasyon sa port area. Iba't ibang looting ang naganap sa mga warehouse, namakyaw ang mga negosyanteng Chinese dahil bagsak presyo na lahat ng produkto at dagli nila itong inililipat sa kanilang sariling warehouse. Iba naman ang naging ganap sa daungan ng Manila Hotel kung saan mas naging maayos ang pagproseso ng mga kayamanan na kailangan mailipat agad sa korehidor. Narito ang mga mayayamang mga lungsod na natatakot na mawala ang mga pera at ginto, maging ang lahat ng mga naipon na ginto, pilak at mga securities na mula sa Philippine Treasury. Base sa mga records, ang naging inventory ng mga kayamanan na nandoon na naipon ay mahigit 100 million, ito ay ang $100 paper bills, 51 tons ng 22 hanggang 24 karat na gold bars na may bigat na 20 kilo kada piraso, 32 tons ng mga silver bars na may bigat na 20 kilo na piraso, 140 tons ng mga silver peso coins, 2 tonelada ng mga ginto mula sa mga alahas na pagmamay-ari ng mga sibilyan. December 27, 1941, ilang mga pulutong ng maliliit na barko, yate, at mga tugboats ang bumiyahe mula sa Manila Bay patungo sa Corregidor. Daladala ang malaking hoard ng mga treasures upang maisalba sa mga kamay ng mga Hapones. Dahil sa lakas ng depensa ng isla ng Corregidor, ito ang napiling headquarters ni MacArthur bago ito umalis ng Pilipinas noong March 1942. Sa kanyang palagay, ito ang lugar na pinakamainam kung saan temporaryong pwedeng itago ang mga kayamanan. Sa kailalima ng gabi ng February 3, 1942, pumaibabaw ang American submarine na USS Trout sa North Channel ilang milya ang layo sa Corregidor. Ang misyon nito na maideliver ang 3,500 high-altitude anti-aircraft ammunition sa Corregidor, sa kadahilanang nirequest ito ni Army General Jonathan Wainwright upang mapuksa ang mga Japanese plane bombers na lumilipad ng 24,000 feet. Matapos ma-unload ang ammunition na ito, napansin ni Captain Feno ang kapitan ng Trout, na lumulutang na ng mas mababaw ang kanilang submarino. Kaya upang mailubog ito ng mas mabilis, nag-request siya ng 25 tons ng sandbag sa Corregidor. Ngunit hindi ito naaprobahan dahil walang maibigay na sandbag sa kanila o kahit anong bato, dahil kailangan din ito sa proteksyon ng buong isla, may nagmungkahing gamitin ang mga ginto bilang pabigat at naaprobahan ito dahil nga kailangan din talaga maisecure agad ang mga kayamanan na nasa isla. Sa mga panahong iyon, napasok na ng mga Hapones ang Maynila at hindi magtatagal makukuha na nito ang Corregidor.
Kaya agad-agad ibinyahe mula sa vault na nasa Malinta Tunnel patungo sa North Dock ng Corregidor ang mga gold bullion at mga bags ng silver coins at inilulan nito sa submarino. Manumanong isinakay ang mga gold bars at silver coins at inabot na ng alas 3 ng madaling araw at hindi pa rin natapos ang paglilipat. Kinakailangan ang umalis ng Trout, kaya't sa gabi ng February 4, ang kabuuan lang na nailipat na kayamanan sa submarino ay 320 bars of gold, 630 bags containing 630,000 silver pesos, sakusakong katibayan ng pagmamay-ari ng Treasury Securities at Diplomatic Mails. We'll be right back.